Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po, tayo po ay mababahagi ng salita ng ating Panginoon na manggagaling po sa banal na kasulatan. Ito po ay merong pamagat o titulo na Isaiah's Description of Christ. A paano ba din-describe ni mga propeta Isaiah ang ating Panginoon Jesus? Pero bago po yan, punta po muna tayo doon sa bagong tipan para paunawaan natin kung ano po ang nangyayari sa ating Panginoong Jesus. Ang ating pong scripture na pag-aaralan ngayong umaga ay matatagpuan po natin sa Matthew chapter 27 verses 26 to 28 at ito po ang sinasabi doon. Pinalaya nga ni Pilato si Barabas at ipinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos, ibinigay siya sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo nito at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya ay hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na matingkad na bulak. Ano po ba ngayon yung sinasabi nating kaugnayan ng talatang ito doon sa kaugnayan na inihula ng ating propeta Isaiah? Tingnan po muna natin kung sino yung mga taong involved doon po sa nangyaring pagtakip sa ating Panginoong Jesus hanggang doon sa siya ay ipako sa krus. Una, mismong si Judas o Judas Iscariote, yung kanyang his sale, sabi natin, his sorrow and his suicide. So makikita natin kung paano ibinenta ang ating Panginoong Jesus at kung paano siya nahirapan. At sa dulo nga, siya ay nagpakamatay. The priest, ibig sabihin, yung mga pare ng mga panahon noon, mismo ang nag-udyok sa kay Poncio Pilato upang ang Panginoong Jesus ay magkaroon ng kasalanan. Ibig sabihin, bigyan nila ng kasalanan at i-pressure mismo si Poncio Pilato. Their plot, their piousness, and their pressure on Pilate. Then, ang sumunod po ay si Herod o si Herodes ng mga panahon na yon. His curiosity, his call for a miracle, and his caving into Christ's accusers. Ultimong si Herodes ay hindi makapaniwala na ang taong ito ay nagkasala, ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga mismo siya, ipinalik niya ito kay Pontius Pilato o kay Pontius Pilate upang siya ang kumatol. Ngunit, si Pontius Pilato ba ay naniwala rin na siya ay may kasalanan? Tingnan po natin sa mga susunod na talata kung paano o sinong nag-udyok mismo na ang ating Panginoong Jesus ay mapako sa krus. Pilate, his wandering, his wife, and his weakness. So, ultimo kanyang asawa mismo, si Pontius Pilate, ay nanaginip o nagkaroon ng vision ng tao kanilang paparusahan ay walang kasalanan. Kaya nga dito makikita natin na ang ating Panginoong Jesus ay perfecto, walang kasalanan. At bakit nangyari ang lahat ng ito? Si Barabas, he is unjust person, represents all people today. Si Barabas, ito yung tao na talagang napakasama. Makikita natin mamaya sa talata, yung kanyang mga pagsisinungaling, yung kanyang pagpatay, at yung kanyang rebellion na ginagawa mismo nung kapanahon niya. At ito po mismo, sabi nga natin, representing all people today. So ibig sabihin, kamukha lang natin si Barabas. Dapo, tayo ay nagkakasala, tayo ay gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi nagiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pero tingnan natin muna, sino ba si Barabas at sino ba ang ating Panginoong Jesus? Siyempre, sabihin natin, ang kilala na namin si Jesus. Pero tingnan muna natin yung pagkakaiba niya mismo kay Barabas. Compared the criminal and Christ, si Barabas daw, the criminal who deserved to die, dapat siya ang mamatay. He was a thief and a traitor. He was guilty of murder. Sabi doon sa Acts 3.14, itinakwil ninyo ang banal at matuwid, referring to Jesus Christ, at hiniling na palayain ang isang mamatay tao, referring to Barabas. Dito natin makikita ang pagkakaiba ng dalawa. So, ibig sabihin, banal at matuwid ang tao na nasa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Pero, mismo, ibinabanggit din dito na yung mamamatay tao mismo ay si Barabas. Justice called for him to die on the third cross that day. Noong mga panahon na noon, dapat si Barabas ang nakapako doon, hindi ang ating Panginoong Jesus. Pero paano ba nangyari? Bakit ganun ang nangyari? Ano bang plano ng Diyos para sa ating lahat? Barabas represents all people, sabi natin, ano?
Sa Romans 3:10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So, ibig sabihin, lang yung makikita natin dito na lahat ng tao ay hindi matuwid. Wala kahit isa. So, pwede natin i-refer yun na ang mga tao ay makasalanan. Tayo mismo, ako mismo, tayong lahat mismo ay makasalanan. People deserve to die on the third cross like Barabbas. Tayo dapat ang napako sa cross, mga kapatid. Tayo dapat ang pinarusahan ng mga panahon na yan. Pero ano ba ang nangyari? Ano ang sinabi ng Matthew 25:41? Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga hampon. Sa Matthew chapter 13 verse 42, ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ito mismo ang dapat nagiging parusa o magiging parusa sa sangkatauhan. Pero, ano ngayon ang kahalagahan ng pagpasok ng ating Panginoong Hesus? Magmula doon sa inihula ng Propeta Isaiah hanggang dito sa Bagong Tipan. Jesus was innocent of all charges brought against him. Sabi ng Luke 23:4, even Pilate could not find no fault on him. Si Pilato mismo, wala siyang makitang mali. Ang sabi nga ni Pilato doon sa verse 4, sinabi ni Pilato sa mga punong pare at sa mga tao, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Tapos, no more, no less. Si Pilato mismo ay walang makitang kasalanan sa ating Panginoon. Pero sino nagpe-pressure ng mga panahon na yan, mga kapatid? Ano sinabi ni Herodes o si King Herod? Herod had returned him to Pilate for the same reason. Ibinalik lang ni King Herod mismo kay Pilato dahil wala rin siyang makita pagkakamali ng ating Panginoon mismo. Anong sabi rito? Sa Luke chapter 23 verses 13 to 15. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong pare, ang mga pinuno ng bayan at mga tao. Patuloy po natin basahin. Sinabi niya sa kanila, isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa paratang na inililigaw niya ang mga taong bayan. Siniyasat ko siya sa harap ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Talatang 15, gayon din si Herodes, kaya ipinabalik niya sa atin ang taong ito. Wala siyang ginawang karapat-dapat para sa hatol na kamatayan. Ibig sabihin, mga kapatid, sino ang nag-pressure mismo kay Pilato? Ang mga pare ng mga panahon na yon at mga tao. Tayo, mga kapatid, anong ginagawa natin sa kasalukuyan? Alam niyo po ba yung hiwaga noon? Once na hindi natin sinunod, sinamba ang ating Panginoong Hesus, tayo mismo ay ibinabalik lang natin yung ginagawa ng mga tao noon sa ating Panginoong Hesus. Isinasakdal natin ang ating Panginoong Hesus mismo kung tayo ay nakagagawa ng mga hindi mabubuting bagay at hindi nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Iyon po ay nagre-represent lamang ng lahat ng tao sa kasalukuyan. Kung sino man ang hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesus, ay pilit mo lang siyang sinasakdal dahil iyon mismo ang sinabi rito ng mga talata. The crowd demanded Jesus die instead of Barabbas. Ibig sabihin, lahat mismo ng tao, pag tayo ay nagkaroon ng mga problema agam-agam dahil sa hindi pagsunod sa ating Panginoong Hesus, ibig sabihin, patuloy lamang natin siyang ipinapako sa krus, mga kapatid. Tayo mismo ang nagpapako sa kanya kung tayo ay gumagawa ng kasalanan. Iyon po ang hiwaga mismo kung bakit ang Panginoong Hesus mismo ang sumapo, ang tumubos sa lahat ng kasalanan ng mga tao dito sa mundo. Tingnan po natin isa-isa ang mga punto. Una, Christ died as a substitute for Barabbas. Ibig sabihin, substitute siya ni Barabbas mismo. Substitute siya sa atin. Lahat ng tao ay sinubstitute lang ni Jesus ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, tinubos. Inako ang ating mga kasalanan. Ano po ang sinabi ngayon sa Acts chapter 3 verses 14 to 15? Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at hiniling na palayain ang isang mamamatay tao. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami
sa pangyayaring ito. So, yun ang kitang-kita natin, ano? This was the just dying for the unjust. Ito yung pagkamatay daw ng isang perpektong tao, na isang mabuting tao, isang banal na tao, mismo ang ating Panginoong Hesus, doon sa mga katulad nating makasalanan. Barabbas was unjust, representing all sinners. Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama po naman. Ano po? Ibig sabihin, walang sino mang nakaabot sa kalooban ng Diyos. O mismo, sa kaluwalhatian ng ating Panginoon o kabanalan ng Diyos, mga kapatid. Kaya, huwag nating sasabihin tayo ay banal na. Okay na, banal na ako. Hindi po pwede po yun. Sapagkat walang makakaabot mismo sa kabanalan o kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos mismo. Christ was the just one dying in place of sinners. 1 Peter 3:18, ang sabi po rito, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo na mga makasalanan. Sa ating pong lahat iyon, upang iharap kayo sa Diyos, siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. So iyon po mismo yung hiwag na sinasabi natin. Pangalawa, dito sa puntong una, see the contrast between these two men of that moment, of the moment. Barabbas was completely guilty. Guilty na si Barabbas, may hatol na yan eh. Alam na, tukoy na siya. Christ was completely innocent that time, mga kapatid. 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos mismo. Yung pakikipag-isa natin. Mga kapatid, ito yung huwag nating sayangin. Yung pagkakataon nito na nadidinig natin mismo ang salita ng Diyos na nanggagaling sa banal na kasulatan, na ito mismo yung magiging guide natin upang mapalapit tayo at makilala natin ng lubusan ang ating Panginoong Jesus. 1 John 3:5, ano po ang sinabi rito? Nalalaman ninyo na parito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. Tubusin lahat, mga kapatid. At siya ay walang kasalanan. Pangalawang punto. The crowd called for Christ to die and Barabbas to live. Yung mga tao mismo, nagpipilit sila na gumawa ng masama. Ibig sabihin, pinipilit nilang mabuhay mismo, katulad ni Barabbas, sa kasalanan. Ngunit, yun nga ay hindi ang laman ng Biblia mismo. The crowd called for Christ to die and Barabbas to live. His blood be on us and on our children. Ano ang sinabi ng Matthew 27:25? Sumagot naman ang mga tao, pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya. So mismong iyon ang binanggit ng tao sa kanya, sapagkat iyon ang dapat mangyari. Tayo ay tutukusin sa mga kasalanan at tayo ay mismong bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Crowds love darkness rather than light because their deeds are evil. John 3:19, ano sabi? Ganito ang paghatol ng Diyos, na parito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim. Yan po ang nangyayari sa kasalukuyan ngayon. Even in our government sa ngayon. Politics dito, politics doon. Pero, yung puso, naaayos ba? Siguro may mga tao pa rin na namumukod. Pero sa pag-aaway-away nila, yun lamang yung dahilan na ang tao talaga ay sadyang makasalanan. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Ito mismo ang ginagawa ng mga tao sa kasalukuyan. Mas gusto nila yung mga nagsisiraan, nakikita natin, rumerenta sila ng mga vlogger, nagbibigay sila ng mga pera dyan, tapos magsisiraan. Yun po mismo yung nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, ng mga tao. Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Very clear ang sinabi rito. Ano po ngayon ang binanggit doon sa Matthew chapter 6, verses 22 to 23? Ang mata ang ilaw ng katawan, ngunit malinaw ang iyong paningin. Mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan, kung maliwanag ang ating daw paningin. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. Ito na po, mga kapatid mismo, yung mga nag-iisip ng pangit sa kanilang mga kapwa, napupuno ng kadiliman ang kanilang katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Anong binanggit ng Proverbs chapter 2, verses 13 to 14? The sinful path is the dark path, mga kapatid. Ang kasalanan daw mismo
ay kadiliman ng ating nilalakaran, mga kapatid. Ilalayo ka nito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan, ang kanilang kasiyahay pawang walang kabuluhan. Pangatlo at huling punto, the death of Christ brought the release of Barabbas. Ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, yun daw yung pagkaka-release natin mismo sa ating mga kasalanan. Iyon mismo, mga kapatid, yung pagpawi, yung pagtubos ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan para tayo ay mabuhay na muli, mga kapatid. Iyon ang sinasabi sa ating buhay na mapayapa, buhay na may pag-ibig dito sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Anong binanggit ngayon ng Matthew chapter 27 verse 26? Pinalayangan ni Pilato si Barabbas at ipinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos, ibinigay siya sa kanila upang ipako sa krus, mga kapatid. Dininawin natin, mga kapatid, ano? Mismong si Herodes at si Pilato walang nakitang pagkakamali o kasalanan sa ating Panginoong Jesus. Ngunit, ang mga kaparean mismo ay siyang nagbulid. Ang mga tao mismo ay siyang nagbulid. Nag-pressure mismo kay Pilato upang ang ating Panginoon ay mamatay sa krus. Dahil ipinakikita lamang doon yung hiwaga na ang mga tao ay sadyang makasalanan. We deserve to die, but Christ died in our place. Romans 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Iyon ang wika sa atin. Ephesians 6:12, ang sabi, sapagkat hindi tayo makikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ano na naman yung hiwagang binabanggit natin doon? Ang mga taong makasalanan na kasalukuyan natin na kasalamuha, ang mga taong nakikilala natin na ang puso ay pawang sa kasalanan, sila mismo ang ginagamit mismo ng Diablo, mga kapatid, ni Satanas mismo. Yung kanilang mga espiritu ay patuloy na kinakain ng Diablo mismo o ng kasamaan upang siyang mamuno mismo dito sa sanlibutan at ipatupad yung mga bagay na hindi mga nagiging kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. At binanggit din sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Clear po yun, ano? Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Lahat ng nakakamit ng mga tao dito, mga kapatid, ay temporal lang. Ibig sabihin, panandalian lamang yan. Pero, kung tayo ay hindi susunod sa ating Panginoong Diyos, mananatili sa atin mismo ang puot ng Diyos mismo. Anong binanggit sa 2 Corinthians 5:21? Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo, tayo mismo, tayong lahat na nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Ibig sabihin, bagong nilalang. Iyon ang winiwika ng Biblia. May mangyayaring pagbabago sa ating buhay, sa ating espiritu mismo, at sa ating kaluluwa, mga kapatid. At sasabay noon, yung ating mga gawa na ginagamit natin sa pang-araw-araw sa pakikisalamuha natin sa ating mga kapwa. Anong sabi rito? Isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Romans 10:13, dahil sa sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat nang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. So, hindi selective ang Panginoon. Hindi niya mismo, wala siyang selection ng anumang reliyon. At ito, wala tayong pinapangaral na reliyon mismo. Ang ipinapangaral natin ay yung tamang relasyon natin sa ating Panginoong Jesus lamang. Iyon lamang ang ating ipinangaral. At maliwanag ang sinasabi rito. Sino ang maliligtas? Maliligtas daw ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ang ating Panginoong Jesus mismo. Bilang buod, ano ba yung sinabi natin, sabi nga natin ay Isaiah's description. Etong nangyayari sa kanya ngayon, nangyayari sa atin ngayon sa kasalukuyan, ay inihula na yan sa napakahabang panahon
doon sa lumang tipan. At ito mismo ang tingnan natin, mga kapatid. Paano nangyari ang sinabi mismo ng Propeta Isaiah ay mangyayari sa kapanahonan ng ating Panginoong Hesus at nangyayari sa kapanahonan natin ngayon? Sabi nga natin, nire-represent daw natin si Barabas, ang taong makasalanan, ang taong mamamatay tao, ang taong halos nag-traidor mismo sa kanyang bayan mga panahon na yan. Pero ngayon, sino tinatraidor natin kung hindi tayo sumusunod sa Panginoon? Ang Panginoong Hesus mismo, mga kapatid. Muli natin siyang ipinapako sa krus. Muli natin siyang itinutulak mismo na mamatay muli sa krus, mga kapatid. Iyon ay hindi na mangyayari. Once lang yon nangyari, mga kapatid, sapagkat iyon na yung ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. At hindi na magkakaroon pa ng muling pagkakapako dahil iyon na mismo ang ibinigay sa atin. Meron na tayong choices ngayon. Dito ba tayo sa mabuti o dito ba tayo sa masama? Ano ngayon ang binanggit ng Isaiah chapter 53 verses 5 to 6? Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Hindi pa alam ni Isaiah kung ano yung mga sino mabubuhay ng mga tao niyan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Mismong kapatid, tayo mismo, physically, spiritually, gumaling dahil sa pagkakahampas ng ating Panginoong Hesus. Siya mismo ang bumata ng hirap doon sa krus ng Kalbaryo. At huling talata, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Ang kaparusahang para kay, sa ating Panginoong Hesus ay para sa ating lahat yun, mga kapatid. Huwag nating sayangin ang pagkakataon mismo, yung hiwaga mismo, yung miracle mismo na ginawa ng Panginoong Diyos upang matupos lahat ang ating mga kasalanan. Alisin lahat tayo sa kasalanan upang, ang sabi nga ng ating Panginoong Hesus sa kanyang binanggit mismo, upang maiharap na tayo niya na isang banal sa harapan ng Diyos pagdating ng buhay natin sa piling ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yung pag-alis na natin dito o paglisan natin sa mundo. Hoping and praying, mga kapatid, na naunawaan natin yung ating mga ipinangaral o pinagbulay-bulayan ng mga salita ng Diyos. In behalf of the Philippine Betelites Assemblies of God, the Word of Hope Assemblies of God Church, our senior pastor, Pastor Christopher A. Valdiester, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfredo D. Valentos, na nag-iwan sa inyo ng isang mapagpalang umaga. God bless us all.